Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang hapon mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay nagagalak sa ikalimang linggo sa pagkabuhay ng ating Panginoon at sa ating misang ito. Halina, habang tayo'y nagpapasalamat sa mga biyayang kanyang kaloob, tayo ngayon ay dumulog sa kanya, itaas ang ating mga sariling kahilingan, gayon din ang kahilingan sa misang ito, habang idinadalangin natin ang ating mga personal at ang mga dumudulog at humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kalitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Pinupuri ka namin, inaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Pari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesu Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, magamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi na ikakibubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pang-aaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila.
kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal Niya ang gawang matapat, ang pag-ibig Niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya na mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kay Hesu Kristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko na sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil na mga tagapagpatayo ay siyang batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Dadapwat kayo ay isang lahing hinirang ng mga saserdote, ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag na mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa,
Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay, maraming silid. Kundi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Pilipe. Diyat at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala yung ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa dito sabagat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, napakarami pong mga tao ang nagnanais na humanap talaga ng tinatawag nating destination, katotohanan, at nariyan din po ang buhay. Kaya naman, kapag tinignan po natin ang iba't ibang klaseng relihiyon, makikita po natin ang kanilang mga turo. Nariyan po ang Confucius. Ang sabi niya po ay ito, Hindi ako tiyak sa buhay na walang hanggan. Kaya naman mas dapat tayong mag-focus sa buhay ngayon dahil maliit lang ang alam natin sa tinatawag na eternal life. Nariyan po si Muhammad Nadi. Ang sabi niya po ay ito, Ang aking pag-asa ay nakabatay sa awa ni Allah. At kapag tinignan po natin ang paniniwala ng tinatawag nating Taoist o si Tao Che, ang sabi niya po ay ito, Get rid of all your desires and you will be contented in life. Pero hindi ko ma-assure kung ito ba'y magli-lead sa Diyos. Ang sabi naman po sa Buddha, ang sabi niya po ay ito, We can reach self-actualization if we can detach ourselves from desire. Ito po yung tinatawag na nirvana. Pero ang sabi niya po ay ito, Hindi ko lang alam if this will lead sa Diyos o sa buhay na walang hanggan. Sa ating pong mga Katoliko, iba ang ating pagtingin. Bakit po? Dahil mismong si Jesus ang nagsasabi, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus po ay sapat na upang matuntun natin ang ating patutunguhan at makamtan natin ang katotohanan at maibabuhay ang pangakong eternal life. Mga kapatid,
Tatlong punto lamang po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, ang ebanghelyo, ikalawa ang implikasyon, ikatlo ang hamon nito. First point, ang gospel taken sa ebanghelyo ni San Juan. Ang kanya pong komunidad ay natatakot. Parang nandun na po yung agam-agam nila. Kasi iniisip po nila na ang Panginoon ay wala na. Kaya ngayon ginamit po ang salitang ito at ito po ay bahagi ng pagpapalakas sa mananampalataya ng unang mga Kristiyano. Sabi ni Jesus, "Hoy, huwag kayong mangamba. Kasi doon aalis ako, ipaghahanda ko kayo ng lugar, ng tahanan. Kaya huwag kayong matakot. At masusumpungan nyo, hindi kayong mahihirapan dahil ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Pinakita po ni Jesus na siya mismo ang susi. Ito po ay pastoral na pagpapahayag ni Jesus upang bigyan ng lakas ang mga mananampalataya na kanyang panandaliang iniwan. Ano po ngayon ang puso ng ebanghelyo? Ang puso ng ebanghelyo ay nagsasabi po sa atin, anuman ang pinagdadaanan mo, manampalataya ka na si Jesus ang bukod-tanging daan, siya lamang ang katotohanan at siya ang buhay. Second point, the implication of this gospel. Alam niyo po, napanood niyo po siguro sa mga social media. Nakita po natin yung mga satanic, no? Pinagpipilas yung Bible. Pinagsisira po nila. Nakalulungkot isipin na ang batayan ng pananampalataya ay nasa banal na kasulatan. And yet, ito po'y sinet aside nila at sinira. Parang inalis ang tinatawag na roadmap. Parang sa atin pong pananampalataya, parang sinasabi po ni Philip sa atin, "Panginoon, pakita mo sa aming ama at ito ay sapat na, masaya na kami." Tulad natin, maraming beses na pong nagpahayag ng pagmamahal ang Diyos sa atin. And yet, nagtatanong pa rin tayo kung sino ang Diyos sa buhay natin. Maraming beses na pong ipinakita niya na hindi niya tayo iniwan, pero maraming ulit din po na tayo ay nagda-doubt sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman, anong ginagawa natin? Nagbibigay tayo ng halaga sa tinatawag na material na bagay dahil iniisip po natin na ito mismo ang siyang magpapaligaya sa atin. Pero sandali lang po, kung kayamanan ang bukod-tanging sagot sa kaligayahan, edi sinsana yung pong mga taga-Ayala, taga-Alabang, taga-Forbes Park, nagsasasayaw na sa sobrang ligaya dahil mayroon silang kayamanan. Eh hindi eh. Sino po yung nagsasasayaw? Yung mga bata sa lansangan, yung mga batang nagkalat dyan, sila yung sumasayaw, pero wala naman silang kayamanan. Nangangahulugan, hindi ang kayamanan ang siyang magbibigay ng kaligayahan at kakontentuhan. Sabi po natin na ito, nako, kapag ako'y naging powerful, naging makapangyarihan, sapat na ito para magkaroon ako ng security. Sandali lang po. Eh bakit yung mga politician may power na, isang katutak naman ang security na hindi mo halos malapitan? Kung ganon ang kapangyarihan po pala, ay hindi seguridad. Sabi rin po natin sa atin, kung mananatili akong bata, sapat na to. Flawless ako, makinis, maganda ako, guwapo ako, makakamtan ko lahat ng kaligayahan. Kung ito po ay totoo, di si sana ang mga celebrities po natin ay may mga masasayang buhay. Eh bakit makikita po natin sila na magaganda, mga gwapo, and yet nagpapalitan ng tinatawag na partner sa buhay? Kung ganun, hindi po pala ito ang batayan. Ano po ngayon ang sinasabi sa atin? We need to be contented sa buhay natin. For all you know, pinagmamasdan ka ng kapitbahay mo.
sinasabi niya sa kanyang sarili, sana tulad niya na lang ako, mapayapa ang buhay. Hindi mo alam, ikaw pala ang modelo nung yung mga anak na iniisip mo, baka wala kang nagagawang maganda. Pero for all you know, ikaw ang kanilang pamantayan. Kung ganun mga kapatid, halinang makontento sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, si Jesus ay nagsasabing, I am the way. Ang way niya po, makitid, mahirap. Kaya dapat bigyan natin ng pansin at ibigay natin ang ating sarili nang sa gayon, makamtan natin at malabasan natin ang makitid na daan na ito. Señor Nazareno, bakit po? Larawan po siya ng tinatawag po nating hirap. Kung ganun, ang anumang sakripisyong nararanasan nyo ay sakripisyong pakikibahagi natin sa bawat isa sa paghihirap ng Panginoon. Tinatahak mo ang landas ng Diyos. Lumalakad ka sa pinagdaanan ng Señor Nazareno dahil nakiisa ka sa kanyang paghihirap. Katotohanan ang pinapahayag nito. Mahal ka ng Diyos. Every time na ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong buhay, bulong mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. At kapag halimbawang nakikita mong walang saysay ang buhay mo, sabihin mo sa sarili mo, pinagwagian ng Diyos ang buhay ko. Kaya naman ang katotohanan ay ito, there is no way. Wala pong daan kung walang patutunguhan. Walang katotohanan kung wala na po tayong dapat pang malaman. At ang tinatawag po nating buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Manampalataya po tayo na siya ang tunay na nagmamahal sa atin at ngayon pinakikita niya sa atin, I am the way, the truth, and the life. Last point po, mga kapatid. Alam niyo po, si Karl Barth, isa pong Swiss theologian, ay tinanong ng kanyang estudyante at ang sabi po sa kanya ay ito, Sir, sa tingin niyo po ba, wala nang ibang pinagpapahayagan ng revelasyon ang Diyos at hindi lamang sa mga Kristiyano? Ang sagot niya po ay ito, hindi ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Kristiyano, kundi pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang bukod tanging anak. Walang iba kung hindi si Jesus. Kayo pong naririto, tayo po, nananampalataya ka ba na si Jesus ang tunay na daan, katotohanan at buhay? Amen. Magsitayin na po ang lahat. Mahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya ng buong pagtitiwala, tayo dumalangin. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniintang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating na mayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian kung saan siya ay nagaharing kasama mo ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo ko muna ang lahat. Kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa isamang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong kaloob at aming alay. Kaming pinagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. At ipagkaloob mo ngayon ang aming pakinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan at siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ng maamong tupa na tumbos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Itong nilunggati ng dating pag-aalay ang buong sarili ng anak mong si Jesus. Inihain sa iyo upang kami matubos.
Siya ang dambanang paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Sana, sana sa kalitaasan, sana, sana sa saitaasan, pinagpala ang naparirito sa mala ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, manilyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ay nanang Diyos, ng kanyang kabiyak na puso si Jose, ang kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak, namin Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Puri ang Panginoon.
Pasko ng among tupa. Masayo tayo, masaya sa tinapay na pamista. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinagpakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. Iyuko ang iyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkaluban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niya, bumangon mula sa kamatayan, pagkundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pagkundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at sundan ang daan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
sama ka namin. Lilipintuho ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo matayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,